Magandang araw po muli mga kabisnes na po muli si Pinay na Osipa dito sa Australia. So bago ako mag-umpisa, mihingi ako ng konting pasensya at hindi ko tayo nakakapag-upload dahil marami mo nangyari. Lakas ng ulan, sobrang lamig. Hindi ako masyado akong naano ngayon dito sa aking ibunan dahil bumaha ako. At malaki ang baha, papakita ko na lang sa inyo sa susunod na vlog ko kung ano yung nangyari doon sa ibunan ko. Kaya mangyayari yun, maglilipat ako ng ibon at ililipat ko doon sa kabila, doon sa pinapagawa ko. So yan o, bago ako magpatuloy sa aking gagawin ngayon, papasalamat ulit ako doon sa mga nagko-comment sa atin, doon sa mga naging kaibigan na ho natin. At palagi ho nating nakakausap at nanonood doon sa ginagawa ho natin pag-iibon dito sa Australia. At ako yung natutuwa ho, kahit po paano, kahit po wala ho tayong masyado na ipapakita nitong nakaraang dalawang linggo, patuloy pa rin ho, may mga nagko-comment pa rin ho, may mga nag-PPM sa akin, nagpapa-ID ng mga ibon. So nagpapasalamat to ako, yun ho eh, malaking pasasalamat ko sa inyo na ako ay binibigyan nyo ng pagkakataon o importansya o tiwala na sa pag-iibon ay meron akong may babahagi sa inyo. Napakasaya ko sa mga ganung paraano. So ano ba ang gagawin natin? Salamat po doon sa nagsasubscribe. Magpatuloy sa hindi po nagsasubscribe, magsubscribe po kayo. Doon sa mga nakasubscribe sa akin, i-hit nyo yung notification at saka i-like nyo para magpatuloy o gumanda ho yung mga makaakit pa ho tayo ng ibang manonood dahil dumadami na ho tayo. So yun o, ano bang pag-uusapan ho natin ngayon? I-update ko lang ho kayo dito sa sinetap ko bago, nakikita nyo sila ngayon, yun ho yung mga gray wing rainbow natin na nilagay ho natin dahil pinalta na ho natin yung iba nating mga breeder dati. Kaya kagaya ko na sinasabi ko sa inyo, 1 year lang ho, inaano ko na ho, pinapalitan ko na ho yung mga dating breeder, kaya maganda man ho nilalabas niya. Kasi kung maganda ho yung nilalabas niya, kunin nyo na lang yung inakay na maganda. So yun na lang ho ang ipamature nyo ulit para sa mga, after a year ulit na meron kayong mga gustong i-project. So yan ho, yung sa mga nanunudo sa akin, alam nyo na ho kung paano ho tayo nag-start. So, tayo nga, kukunin ko muna nga pala ho yung gulay. Yan ho yung ano, at kasi ho, may mga nagre-request sa akin, pasensya na ho, at hindi ko may ipakita sa inyo kung paano ako nag-chop, kasi minsan kung may pagkakataon ako sa gabi, chinachop ko na ho, para ho sa umaga, pagkagising ko, papakain ko na lang ho sa kanila. Hindi na ako uubos ulit ng oras para sa pag-chop ng mga gulay, so kukunin ko lang ho yung gulay. Hindi pa rin ho tayo nagbabago ng gulay. Consistent pa rin ho yung gulay natin. Ayun ho siya. Kale ho yan. Kale, apple, corn, at saka carrots. So, ayun ho siya. So, yan ho yung pinapakain natin dito sa mga ibon ho natin. So, kung nakikita nyo, gusto na ho nilang kainin. Ayun ho yung mga ibon natin. Tinan nyo, mamaya-maya magpupuntahan na rin dito. Kahit kahawak ko yan, ayun o, makikita nyo, pumupunta na ako sila, ganyan yung kaamoy yung ibon natin. Hindi ho kasi natin sila binubulabog o palagi ho kasi nila ako nakikita dito. Yan o ang reward. Yan o ang reward ng isang colony. Kaya ho ako, dahil ho sa hobbies nga ho ako, gusto ko yung ibon malapit ho sa akin. Hindi lang ho yung nakakulong, kaya ho lang ako nagkukulong kasi ho, nagpa-project nga tayo. Pero kita nyo ang ibon ko. Di ba ang sayo yung tingnan? Kumbaga ang lapit ho sa inyo, nakikita nyo yung direktahan ho sila na malaya, na lumilipad. Yan ho yung reward sa mga nag-iibon. Kaya ho gustong-gusto ko na may colony. So kaya nga lang ho, baka ho tanggalin ko ito dito. Mag-set up ako ng bago, pero meron din ho ang colony. Kaya lang, hindi ho gantong kalaki. Dahil ayoko naman ho sila magkasakit dahil nga ho yung nilagay kong pang ilalim dahil nga ho sa baha nagpuputi ko, magkakasakit ho yan pagka na-absorb ho nila ng matagalan kung hindi ho natin nalilinis na araw-araw yung ibunan natin. So napakaganda hong tingnan, tingnan ho, may lalapit ko sa camera, napakaganda hong tingnan na kumakain ho yung mga ibon nyo.
Nahawak nyo yung ano, yung kapakanan nila, oh. So yan yung ano, yan yung sinasabi ko na rewardo ng isang mag-iibo na katulad ko. So ayan, oh, kumakain nun sila. Yan, gustong-gusto nila ang gulay, kaya palagi kong sinasabi sa inyo, yan nun talaga, bago sila, bago ko pakainin na seeds, yan nun yung pinapakain ko. Yung mga ganyang gulay, oh. So pag nilapit nyo lang kung ganyan, magkakainan nun yan. So, kaya ho ako, natutuwa ho ako pag naunaan dito na ito yung sinasabi natin, stress relief. Kapag tayo medyo mga may iniisip o mga may mga planong gawin, so nakakatulong ho sila. Kasi gagaang ho yung ano, pakiramdam nyo kapag nakikita nyo na kumakain ho silang ganyan. Oo. Ayun, maglalapitan ho yan. Kaya ako sinasayak sa inyo, yung gulay ko talaga. Paborito ko nila yan. Hmm. Yan, nakakatuwa, oh. Yan ho'y kasi tayo na ho nagpalaki sa mga inakay na yan. Yan ho'y mga inakay na natin. Sa isang taong mahigit na pagsasama natin, yan ho'y mga original na sinasabi natin, bloodline na ho ni Pinoy. Bloodline na ho ni Pinoy itong mga naanditong ibon. Kaya ho, alam na ho natin kung saan ho mga nanggaling yan. Kahit ito kayo siguro, kung kayo nanunod, masisiyahan ko kayo. Gugustuhin nyo rin ang ibon nyo, ilalapit sa inyo ng ganyan. Oo. Ano, napakasarap po niya. Kaya ho, hindi ko alam. Sana ho, yung gagawin kong colony, maaring maliit na lang ho, pero hindi ko na ho sila maganto. Pero paragi pa rin ho kami magkikita, dahil ho, ako naman ho palagi napapakain sa kanila. Yung mga ganun ng bagay, isa sa reward ng isang mag-iibon, lalo na nakikita nila na ang ibon nila ay masaya. Kapag nakikita ka, dahil alam nila ikaw ang magpapakain sa kanila at sa mga anak nila. So nakakatawa, no? So ayan, no, nakikita nyo yung mga kulay nila. Yan na yung mga kulay ng colony natin. So sa darating na panahon, no, baka mas tumingkad o mas light, tingnan nyo natin kung ano yung mabibigyan nyo natin ng ano, ng puwersa sa kanila. Yan, no, yan, no, ang colony natin. Kita nyo naman, no? Hindi ko kayo magsasawa na araw-araw magpunta sa ibon nyo kung ganyan ang ibon nyo. At the same time, oh, binibigay nyo nila kayo ng magagandang inakay. Nagbibigay sila ng magagandang inakay sa inyo, at yun naman yung inakay na yun, ay napapakinabangan nyo naman, oh, o kaya makakapag-create kayo ng mga bagong kulay, o oh, mabibenta nyo. So yun ang kalagahan ng personal na atensyon ay binibigay nyo sa ibon nyo. Hindi lang ho basta alaga, napapakainin nyo. Gusto nyo makapag-create ng magandang ibon para may maibenta kayo. Hindi ho. Gawin nyo sa ibon nyo kung ano ho yung masisiyahan kayo sa kulay na ilalabas nila. Maging ano, kumbaga sinasabi nga natin eh, maging aliwan nyo sila, hindi for business. Hindi agad for business. Pwede nyo naman i-business kung ano yung mga ayaw nyo na sobrang dami na ng ibon nyo. You know, i-business nyo, i-benta nyo. Pero sa mga ganito pagkakataon, kung makikita nyo yan, siguro, hindi nyo basta sila ibebenta. Dahil isa sa aliwan nyo na ganyan, no? Kita nyo kahit ito ganong kalapit sa mukha ko, yung mga ibon ko, hindi ko sila umaalis. Kasi isang tip ko sa inyo, kung halimbawa manguhuli kayo, uhulihin nyo yung mga inakay nila, at least uhulihin nyo sa ano, yung padilim na, para hindi sila masyado magulo. Ano, no, nakita nyo, oh. Ganong kasaya yan na halos nasa ano ko na, nasa mukha ko na yung ibong ko. Patuloy pa rin ho sila nagpupuntahan, hindi ho sila nadidistract kahit ho nagsasalita ako. Kasi ho, sanay na ho sila sa akin. You know, ibig sabihin, yung personal attached
ko sa mga ibong ko, ganun nung kalapit. Hindi ko sila tinitreat na basta papakainin ko lang, aalis ako. Siyempre, pinapakita nyo, pati yung mga anak nila. Ngayon, yung mga anak ko nila, ipapakita ko sa inyo. Sa lobo lang ng isang buwan, ang bilis o. Dahil o yung patuloy nating pagpapakain, ng consistent o dapat sa ibon. Saka o yung personal na attachment nyo, hindi o pupunta kayo, nakasimangot kayo. Pupunta kayo, nagbubuntong hiningan kayo dahil nga nahihirapan kayo, kaya wala kayong maibenta sa mga inakay nila. O kaya, yun nga, wala kayong kinikita. Isa pa, dahil sa mahal ng pagkain. Kaya minsan, nakapabuntong hininga ka, hindi mo na binibigyan na sapat na pagkain ng ibon mo, yun ang kawawa. Kaya ako sinasabi, paano ka magkakaroon ng ganitong personal na kalapit sa ibon mo? Yung kasi nasesense naman ng mga hayop ko, ano yung nararamdaman mo, kung ayaw mo sa kanila o hindi. Pero nakita nyo, hindi mo ba kayo matutuwa sa ganyang sitwasyon? Yan no, ang kagandahan. Yan no, ang reward sa mag-iibon na may personal na o magandang pag-aalaga o talagang pagmamahal sa ibon. Ganyan no, hindi na makikita yan. So, yan no. At ipapakita ko sa inyo. Pakainin ko kayo ng sa inyo, ha? Tanya sa dami ng ibon na yan, dahil lumalakas ang may mga inakay sila. So ganyan lang ako magpakain. Huwag ko kayong magpakain na sobra-sobra. Kasi mapapanis lang yan. So ibig sabihin, kung ganito lang ho yung pagkain ng ibon nyo, pag naubos ho, tama na, may seeds naman ho yan eh. Hindi naman ho kailangan na excuse me, yung sobra dami na matitira lang. Sayang hindi no, pera din ho yan. Kasi kung bibili ho kayo ng mga gulay, so pera din ho ang gagastusin nyo. So hayaan nyo sila na ubusin to, pandagdag lang ho ng lakas ng katawan sa mga ibon nyo. So yun o, tayo, lahat ho yan, mawawala ho yan, wala ho kayo makikita dyan, magbababaan ho yan. Lahat. Ay tayo, kahit platito, lalapit yan. Magbababaan ho lahat yan. Paglaglag ko ng platito na to, dire-diretso, babaan lahat yan. Tulad na dati, oh. Ito, lima anak. Lima ho anak niya. Ayan, oh. Lima ho yan. Ah, lima ho itlog niya. Apat ang pisa. So, ibig sabihin, hindi yung nagbabago yung ano natin. Yung ano ng ibon natin. Yung bloodline. Namimisa ho, lima, apat. Ito, lima din. Yun na, apat. Ito, lima. Anim ang itlog, lima pisa. So, yung ano natin, yung dati yung pinapakita ko sa inyong ibong ko noon, yung mga low mute. Yan pa rin ang standang ano natin, ng mga box. Ito nakakatuwa eh. Itong ibon mo ito, krimino. Ano siya? Krimino tsaka ano? Krimino tsaka albino. Ito lima. Limang piyaso ito eh. Alam nyo, meron nung pumunta sa akin dito mag-asawa. Nakatira sila sa sinasabi natin yung trailer. So, nag-email ho siya sa akin, ang gusto niya ho, i-hunting niya. So, meron akong pinakita sa kanya, 1 month.
nakain na to, pero pagka yung 1 month na yun ay palagi mo namang hawak, magiging ano na rin yun, maaamo na rin sa inyo yun eh. Puporme lang kung paano nyo siya halagaan. Pero ang gusto niya ho, yung walang balihibo. So ito ho, siguro 2 weeks lang to eh. Kakukuha niya lang ho sa akin, mga 1 week lang ho eh. So yung kapatid ho nito, kinuha 2. So imagine ninyo, kung marami ho nag-hunted at gustong bilhin sa inyo, na ganito lang ho kalaki, eh ibenta nyo na ho. Kasi ho, mas tipid kayo sa pagkain dyan. Kung ganyan kalaki yung mga ano nyo, mga inakay, at bibili ng mga nag-hunted, ba ibenta nyo na. Kahit mura, kaysa kayo pa yung magpalaki. Dahil nga sa mahal ng pagkain, ayan nyo sila mag-hunted oh. Ganito yung kalaki, kapag pinahunted nyo to, titipid nyo kayo, ikita pa kayo. So imagine nyo, yung ibon nyo, kung ang ibon nyo eh, kukunti lang. At magbebenta ho kayo ng ganon. So halimbawa, yung mga ibon nyo, ang pisaan, 5, kagaya nyan, 4, 5. May naibenta kayong ano, doon sa isang box, 2. Doon sa isang box, kung pare-pareho ang ano, ang eggs nila, ho. Kung pare-pareho yung araw na nabisa sila, yung pare-pareho ang laki. So ibenta nyo na. Tapos i-poster nyo lang doon sa isa na medyo low mute. Tapos hayaan nyo na mangitlog ulit yung isang, ano, isang pares na yon. So dadami ho yung ano niya, dadami yung medyo high mutation nyo na ibon. I-transfer nyo, ipa-poster nyo na lang. Eh ngayon o, ganun o gagawin ko, kukunan ko yan. Ipo-post ko doon sa bentahan, doon sa sinasabi natin Gumtree sa amin, Gumtree namin, doon kami nagbebenta ng online na ibon. So marami ho kasi nag-hunty dito. So ayan, bili nila. Mas okay sa akin yung kasi hindi na ako masyado magpapakain. At the same time, yung ano ko, yung aking mga ibon, makakapagpenga sa pagsusubo, after a week, magiging itlog na lang ulit sila. So kayo na, kung gusto nyo ipahinga, nasa inyo, kung yung ibon nyo yun nakakulong, at gusto nyo ipahinga, huwag nyo muna, at tanggalin nyo ng bahay. Tapos yung vlog yan ulit, after 2 weeks o 1 month, nasa inyo yun, kayo mag-aano sa ibon nyo, mag-aalaga. So napakarami yung ano, ilang bakso yung papisa ko ngayon. Kagaya ho nito. Ayan o, kaya sa akin nyo, 1 month lang ho, mula nang nag-ano tayo, mula ho na nag na itinransfer natin, pero kita nyo, ayan o, sabay-sabay na ho ang pisa, 2. Pero tinan nyo, itlog, 6. First clutch ho yan. 6. So, ibig ko sabihin, hindi ho nagbabago yung ano natin. Yung ganda ng pisaan ng ibon. Kaya ako pinakita ko na sa inyo, ngayon oh, maliliit ho sila. Oh. 6 itlog, 4 na opisa. Oh. So sabay-sabay ho. Sabay-sabay ang pisaan, dami ho nito. Hindi ko alam kung ilan ho yung kinarga ko eh. Pero kalimitan ho nito, may mga pisa na. Makikita nyo kung gaano kaliliit ang ano. Ayan o. So ito, 5. 5 itlog, first clutch. Kaya ako sinasabi ko sa iyo, yung personal attachment nyo sa ano, yung personal na pag-aalaga nyo, kung nakikita ko kayo palagi ng ibon nyo, hawakan nyo man yan, ipakita nyo man yan na pinipisa, hindi ho magagalit sa inyo kasi ho, sanay na ho yung ibon na nakakasalamuha nyo. Kaya ho, hindi ho pwede na pupunta lang kayo sa ibonan nyo, tapos papakainin nyo, and then alis na ho kayo. Hindi ho, dapat ho, nililinis nyo sila,
tinitingnan nyo, ayan o. Katulad yun, napakita ko sa inyo, nagpapakain o. Hindi ko pa nilalatag, nagpupuntahan na ho sa akin kasi o, sanay na ho sila sa akin. Huwag ho kayong matakot na galawin ng ibon nyo kasi o, meron ho kasing behan noong bago-bago ako nag-iibon, sabi ng matatandang nag-iibon, yun nga, kapag ginalaw mo, maaring mamatay, maaring magalit ng inakay, eh paano, pagka ganun ang katwiran nyo, may namamatay na sa ibon nyo, hindi nyo pa nakikita. Lalo ang dadami ang mamamatay sa ibon nyo dahil magkakaroon ng bakterya babaho doon sa inakay o doon sa loob ng box na may mga inakay. Imbes na isa lang ang namatay sa inyo, madadamay ho lahat yun. Pala pa ulit-ulit kong sinasabi yan. I-check nyo ho, lalo pag may pisa, after a week, i-check nyo ulit. O after 4 to 1 week, 4 days, 4 days or 1 week, bisitahin nyo yung ibon nyo. Kasi ho, pagka inabot ho ng 1 week yon, yung iba ho nabubulok na. Pero pag ang ibon nyo naman, nasa 2 weeks na, namatay ho, at hindi nyo nakita ng 1 week, hindi pa naman ho ganun ka, nadidissolve yung katawan niya. Kaya lang ho, baka ho tukain ng kapwa inakay, hindi ho natin alam kung bakit siya namatay. So, mahahawa po yung ibang inakay nyo. Kaya sana ho, ugaliin ho natin. Ugaliin ho natin na checkin yung ibon natin. Kasi baka hindi nyo alam, marami ng pisa. Hindi nyo dadagdagan ng pagkain nyo. Mamamatay nyo kayo ng mga inakay. Pagkakulang sa pagkain. Unang-unang behavior ng ibon, kapag kulang niya sa pagkain, automatic po yan, papatayin niya yung mga inakay niya. Kasi wala siya maisubo eh. Bubuhayin niya. Ako, experience ko ito. Kung meron nung kayong anim na inakay, at yung kaya niya lang isubo eh, para sa tatlong inakay, automatic po kahit to, kaya niya subuan yung anim, nakatik ko konti, papatayin niya yung tatlo, kahit to may laman sa buti yan, magdidecrease po siya. Magdidecrease po siya ng inakay para lang maisurvive niya kung ano yung binibigay niyo pagkain. Kaya huwag kayong magtitipid oras na merong mga inakay ang ibon nyo. So sana ngayon makapagbigay ako sa inyo ng magandang impormasyon kung paano yung pakikisama ko sa ibon ko, sana maging ganun din kayo. Doon sa mga, lalo na sa mga beginner. So ayan o, sana matuwa ko kayo at nakita-kita ulit tayo at sana nakatulong ako at nakapagbigay ako inspirasyon sa mga mag-iibon na maging halimbawa po ang magandang pagsasama o relasyon nyo ng ibon nyo. So ayan o, at ako'y magpapaalam na at sana magkita-kita ulit ako kayo tayo doon sa susunod nating mga gagawin pa. So ako po'y mag-iiwan muli ng isang kasabihan na walang sino man na nabubuhay para sa sarili lamang. Tita, Kaka Lore, Ti Lorna, Ina, Nanay, love you. Sana po mag-iingat kayo. Maraming salamat.